Hello, magandang umaga muli sa lahat. Ngayong araw, ipagpatuloy natin yung ating part 3. Nung nakaraan na video natin ay sa part 2 tayo. Yung pag-drafting ng pattern, o paggawa ng pattern. Ngayon, nabanggit ko sa last part ng video na yon na color ang gagawin natin next video. Pero bago natin gagawin yung color na yun, lay-layout muna tayo sa tela. Kasi para sure tayo sa ating color, cut muna tayo ng ating tela. Buuin muna natin ng partial para makuha natin ang eksaktong neckline. Para hindi na tayo mag-adjust-adjust ng marami. So, pag nakuha na natin ng actual na neckline, doon na tayo gagawa ng ating collar. Bali, ito ngayon, tela ang ating gagamitin. Ginamit ko ay panglinig lang ito. So, bali, layout na po natin ang ating tela. Tupi natin into... Tupi natin siya. So, nasa loob yun po ang right side. Okay. Layout natin ang ating mga pattern. Ito yung back part natin. Kita natin may pang back part. Since na ang back part natin, may platandaan na bilog-bilog. Kita niyo po yung may bilog-bilog. So, ibig sabihin nun ay buo. So, itong part ng ating tela na tinupi, dito natin ilagay ang pinaka-edge nito. Ito na po yung ating na layout na back part. Tutuling ko muna para hindi masyadong mahirap ilatag. Tabi natin ito. So, ito siya. Ito yung likod natin. At ito naman ang ating front. Yan. Na-layout ko na rin po. Okay? So, yung front natin okay lang na kasi hindi naman siya buo. So, any place na siya pwede siya magawa. Now, nakita na natin na ang ating layout na tela ay nakakat na rin. Ito yung back part. Makikita natin, dito ay buo. Ayan, buo po siya. Kikita na rin po natin yung allowances natin na nandun na. So, ipalala ko pa po pala na ang ating pattern ay kadalasan sa ginagawa ko sa pattern ay wala pa talagang allowance. Kasi para tayo magtansya ko nilang allowance ang pwede natin ilagay, pwede tayo mag-adjust. At depende rin sa tela na ating gagamitin. So, depende rin sa korte ng ating ginawang pattern. So, nasa atin na po kung ilan ang gusto nating allowance sa ating tatahiin. Dito ako sa may hemline, nagbigay po ako dyan ng allowance na 3/4 lang. Kasi mamaya makikita natin yan sa front, medyo may korte siya ng konti, medyo
pababa siya ng konti kasi para allowance dun sa bust line. So magkaroon tayo ng curve. So 3/4 lang lagay ko para mas madali ko siyang maitupi. Madali ko siyang mapasunod ang tupi. And then sa sides po, pinili ko muna ngayon ay 1/2 inch lang. Kasi medyo curvy ang aking pattern, ang aking ginawang blouse. May korte na. Yan. So magdagdag pa tayo ng mamaya ng dart. So masyado ng curvy, so 1/2 inch lang muna ang aking ilagay. Ito yung allowance na ito, good only sa hindi na i-repair. Pero kung ang customer natin or kliyente natin ay medyo hindi natin sure kung gusto niya maluwag or mas fit talaga sa kanya, bigay po tayo ng allowance na mas malaki. Para kung mayroon man adjustment, ang pagbawas walang problema kasi madali po yun. Pero yung magpalaki, kung wala ka ng malaking allowance, mahirap na. Mahirapan ka. Sira ng ating ginagawa. So dito sa heel, sa armhole, mas maliit po ang dapat natin allowance kasi mas malalim ang mga uka. So ang ginawa ko dyan ay 3/8 ang inallowance ko po dyan. Ang 3/8 na yan para sa pagbusbus yan, kasama na yan. At dito sa shoulder ay 1/2 inch lang aking nilagay na allowance at sa neckline naman ay 3/8 din. So ito yung ating back. Ito naman po ang ating front bodies. Okay. So ganun din po. Yung neckline ko, nagbigay po ako ng 3/8 na allowance. Shoulders ko 1/2 inch. Armhole ko, ang sides ko 1/2 inch. At ang aking hemline ay 3/4. Dito sa front part, front part, wala na po akong binigay na allowance kasi yung 3 inches na yan, yung 1.5 and 1.5 po na allowance, yun na po yung allowance ko sa fold ko sa baba. So gagawin ko na lang dyan, hindi na ako magbibigay ng allowance, another allowance, kasi i-overlock ko na lang po yan. So ito ang ating front bodies, front part ng ating blouse. So next natin gagawin ay ang ating dart. Ito po yung dart natin. Kailangan matrace po natin yan ang dart po natin. Okay? So gamit ng tracing wheel at saka tracing paper, iti-trace po natin ang ating pattern dito sa stella. So una, kasi isa lang yung aking tracing, magkaiba ang meron akong tracing paper, dalawang kulay. So gawin natin itong bago sa tahat at pinapababa. So may isa pa akong tracing paper para isang ano natin, try natin. So ipasok natin dito sa pattern, tapos tela, ilagay natin yan nakataob. Tapos sa pinakailalim, lagay natin ng tracing paper na isa na nakatihaya. Yan, para try natin kung kaya, kasi manipis na ng tela natin, try natin. Okay, so ngayon, itatrace na po natin. Unahan natin yung tip muna, tip to tip muna. Then next, kunin natin yung pinaka-center. Tapos yung pinaka-center ng ano, tapos ito rin ang pinaka-half, pinaka-center din. So center to center. Tsaka natin i-trace ang ating dart.
po yung bakat ng ano, tracing wheel. So, tingnan natin po kung may bakat sa ilalim. Meron, meron konti. Kasi hindi siya masyadong nagbabakat. Meron din. Meron din konti. So, ang gagawin natin para mas madarken. So, tanggalin muna natin ang ating pattern sa tela. Nalip. Ayan. So, makita natin meron pero light color. So, para hindi natin, para hindi matandaan natin, hindi tayo mahirapan mamaya, i-ano natin, i-double natin ng marking. Kita rin natin dito yung pinaka-center. Ayan. Ganito rin dito. Dito yun. So, tama. Kasi yung pinaka-line up ng design natin ay yan. Kita natin ito pinaka-center dito. Dito rin yung pinaka-center. Ayan. So, ngayon, mag-draw tayo ulit. I-draw natin siya ulit. Sundan natin siya ulit para madali siyang makita. So, madali na makita na natin po. Okay. Dito naman tayo sa ating likod. Hindi masyadong bakat, no?